Hi guys! Welcome back sa aking channel! So, ako nga pala si Noreen, isa akong factory worker dito sa Taiwan. So, samahan niyo ako ngayon, kakain kami sa Anli Korean, mga Korean sanggip ata yun. Oh, ngayon na lang ulit ako kumakain doon. So, mahilig talaga ako doon. Pero hindi naman kami malimit na kumakain doon. Magpapalood muna ako ng bus card kasi may bayad na ngayon eh. Last year kasi wala. Ito yun. Yo-yo card. So, yan. I-pass. Kaya mag-focus. Cellphone lang kasi ang gamit ko. So, maglo-load tayo. Papaloadan natin ng 100 kasi ang kaltas na ngayon pag nasakay sa bus is 15 NT, kaya mabilis lang. Welcome back sa aking channel. So, good morning sa inyong lahat. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification bell, guys. Para lagi nyo makita yung pagmumukha kong to. Char! So, kain muna tayo. Then, habang nakain, is magkakwento ko sa inyo ng mga experience ko lang sa Pinas man at dito sa Taiwan. So, yun. Kain tayo. Sabayan nyo ako dahil wala yung kapartner ko lagi sa kainan. Gawa may pasok siya kagabi. Ako naman, rest day ko. So, yun. Gutom na ako. Alas 6 na ng umaga. Yan. Ito yung pagkain ko. Hot silog. Bumili ako kay Aling Susan. Bali, may extra rice pa ako. Kasi, kulang sa akin to. Po, kung alam niyo lang kung gaano ako katakaw. So, kumain muna tayo dahil nagugutom na ako. And may chika ako sa inyo. So, let's eat. Habang tayo nakain, tayo magchichikahan. So, magkikwento lang ako sa inyo, guys. So, ilang araw akong walang upload. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong gagawin kong video. Kasi, ewan ko ba, nawili ako sa pagti-tiktok nitong mga nakaraan. Puro tiktok ako. Check nyo, guys. Follow nyo ako sa tiktok. Nasa description yung link ng tiktok account ko. Kaan. Kak.
Dahan-dahan lang. Wala sa medalyo, wala akong tubig. Nasa canteen kasi ako ng dorm. Nito ako kumain para diretso tapon na. Kasi second floor pa yung room namin. Ay, dito na lang kumain para diretso tapon na sa labas. Kagabi, kumain kami sa Anli. Anli Sangyup. Ang sarap ng kain ko. Sulit talaga yung bayad. Kasi, ano... Sulit talaga. Sinulit ko talaga. Bukod sa minsan lang naman talaga makakain sa ganun. Eh ano, basta ang nakaw ko talaga. Grabe ang katakawan overload ko. Bagya pa akong mabusog. Kagabi, nabusog talaga ako kasi anli eh. Ito. Kumbaga ano, ang tawag dito. Kati. Sobrang hilig ko talaga doon sa beef. Hindi ako maumay. Alam niyo ba? Hindi man ako ganito ka katako kumain noon 2 years ago. Ano nangyari? Hindi talaga ako mahilig masyadong kumain noon. Ah, depende pala sa pagkain. Basta kanin noon 2 years ago. Halos 3 subo lang. Ayaw ko na. Tamad akong kumain, guys, ng kanin. Hilig ko talaga nun mga ano lang, mga merienda, kanin. Naku, Diyos ko po, katamad ko pang uminom ng tubig. E di wala, anong katawan ko nun. Diyos ko po, pakita ko sa inyo yung picture ko nun 2 years ago. Yan. Halos ano lang ako dyan, 40 kilos, 41 kilos, mga ganun. Grabe no. Tapos hindi pa si Tams yung ano, jawa ko dyan. Iba pa yung jawa ko dyan. Tapos kasi yung mga naging ex ko, parang ano, mga chubby-chubbyin. And sila yung mga type na ano, hindi masyadong kumakain. Mahilig kumain, pero yun, alam mo yung, hindi yung katulad ng katakawan talaga. Minsan, hindi, sa kanin naman din, hindi sila masyado. Hindi naging habit. So, parang ako, hindi ko rin naging habit. Noon. Tsaka alam ko ba, sa sobrang focus ko sa pag-ibig, wala talaga akong time sa sarili ko noon. Yung parang nakapokus lang yung ano ko sa kanila. Tapos nagtataka ako, hindi ako nananaba kasi nga unti kong kumain, ang nagkaul, puro lagi, maano, sasakitin ako noon. Lagi akong nilalagnat kasi may UTI. Machicherya ata ako noon, tsaka soft drinks, UTI, tapos yun nga, inuulsar ako kasi nga, lagi akong nagugutuman, kaya tamad ko kumain eh. Ang alamang kanin na to, bilis ko kumain eh. Ang laki kong tumubo. Ay, parang pagkaunti, nabibitin ako.
Grabe katakaw ko. Imaginin mo, from 41 kilos, naging 53 ako. Ano naman yun? Nung baga, nung naging kami ni Tams, kasi alaga nga ako nun, lagi akong pinapakain ng madami, lalo na pag nasa kanila ako, Diyos ko po, mahihiya ka na hindi kumain ng madami, kasi nga, pag nagluto yung ate niya, or siya nagluto, kain ka pa. Tsaka pag ano, na-motivate din talaga ako. Kasi nga, ang dami nagsasabi. Sabi, ano ba yun? Nakain ka pa ba? Tatatlong ubo ka na lang. Ganun, siyempre pag-uusapan ka. Matang payat-payat mo. Hindi ka ba'y naalagaan yung jowa mo? Siyempre nagkawawa din yung jowa mo kasi. Alam mo naman dito sa Pinas, puro chismis na sabihin, ay, hindi hiyang sa jowa. Narinig ko yun, sobrang inano ko yun, ha? Sabi ko, masaya naman ako sa kanya. Nung dumating si Tamas, di pa agad ako nun tumaba eh. Siyempre, 41 ako, hindi naman agad yun nabibigla. Kumbaga, inalagaan ko talaga siya. Unti-unti, kasi nga may ulcer ako nun, hindi pwedeng mabigla. Yung kain mo, hindi ka makakain ng madami kasi sasaktan ka lang ng tiyan. Ano ba? Basta ano din, 2018 yun nung naging kami ni Tams. Tapos, starting ng 2019, napapansin ko na yun na may nagbabago na, nataba na yung ganito ko. Ayan, itingnan nyo yung picture ko nung 2018. Sobrang payat ko dyan. Ayan, tapos 2019, nagkakalaman na agad ako. Ang bilis ng progress ko kasi kahit naman mapayat ako, maumbok tong ganito ko, pero papayat yung mukha ko. Tapos 2019, biglang papansin mo na yung ano, yung progress. Na 2019, talagang nagkalaman na ako. Sabi ko, ang bilis. Kasi nga, inalagaan ko talaga ng kain. Sabi ko, tsaka tubig. Sobrang nakatulong yung ano, sobrang pag-inom mo ng tubig. Hindi naman sobra. Nanood ako. Paano daw bumilis tumaba or bakit di ka nataba? Kulang ka sa tubig. So, naniwala ko doon kasi nga sabi ko nga naman, baka nga kasi nga ang unti kong minom ng tubig, feeling ko busog na ako sa dalawang lagok. Di yun, talagang ano ko yun, pinush ko yun yung goal na yun na yung ano lang naman, sakto lang na alam mong busog ka. Pero yung ano, kaya mo pang kumilos at gumalaw kasi syempre mahirap naman mabusog. Yung tama lang, lalo na pag rest day ko, pagkagising ko, inom agad akong tubig. Basta wala kong ginagawa, iisipin ko, iinom akong tubig. Bago matulog, iinom akong tubig. Ganun yung goal ko. Sobrang nakatulong yung pag-inom ng tubig. Ang naging problema ko naman, siguro dahil nga may ulcer ako, hindi pwedeng magutuman. Kasamaan ka ng pakaramdam. Siyempre, sasaktan sit mo ang ano mo, ang tiyan mo kasi walang laman. Pag sobrang busog mo naman, ganun din. Nasamaan ka ng pakaramdam kasi busog ka, tapos may ano ka. Basta, ang bigat ng tiyan mo. Ang sakit nun. Naranasan ko yun, sobrang busog ko katakawan nasa kanila ako. Ang sarap ng ang sarap ng pagkain. Masasawa ko talaga sa mga ano ko. Parang as time goes by na ano, na nag
na madami yung kinakain mo. Nalaki yung space ng tiyan mo. Ganun yung nangyari. Kasi nung ano, una, nalagaan ko ng Skyflix. Hindi pwedeng mabigla yung tiyan mo kasi may ulcer. No, hindi ako makadami ng kanin. Skyflix. Kahit konti lang kinakain mo. Basta maya't maya ang kain mo. Kahit konti-konti. Ganun. Kumbaga makaka-move on yung chan mo sa ulcer. Yun. Biglang bam! Dali ng kain. Nakikipagpaligsahan pa ako nun sa kay Tam sa pagkain sa mga inasal. Nakaka-3-4. Ganun. Pero ngayon nga mataba ako yun. Ano? Dami pa rin nasasabi ng iba. Kasi nga, alak sa tiyan naman ako dinadali. Alak ng tiyan ko. Sabihin, pag nakikita yung mga videos ko sa TikTok, sabihin, parang buntis. Hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Ito na. Kain pa ako nito. Yan, kita nyo yan. Ano, taba ng ganito ko. Tawag dito. Yung problema ko naman ngayon, hindi ko na kayang ano, pigilan yung pagkain ko ng ganito kadami kasi mabilis ako magutom. Kapag konti lang kinain ko, mamaya-maya gutom na ako. O, di pa ganito kadami, hanggang ano na. Sa gabi na ulit ang sunod na kain. Kasi, syempre, panggabi ako. So, maghapon tulog. Sa gabi na talagang kain. Ang sinasabi naman ngayon sa akin, ano, magbawas ka ng rice. Pwede naman, magbawas ng rice. Pero, depende, pagpagod sa trabaho. Parang, feeling ko napapabayaan ko yung sarili ko pag konti lang ka nakain ko kasi iniisip ko, kailangan ko nga magbawas ng rice. Pero pag mga ilang araw, isipin ko, ala. Ayun na't pag rest day. Wala ka namang ibang magawa. Magtitikto ka lang. Tapos kakain. Hindi ba? Nabusog na ako. Naano ko. Naharok. Yun, sinabihan lang ako ng mga karumbo. Sa Pinas pa lang naman, alam ko na yun na ano, sa sarili ko na naharok ako. Kasi minsan nagigising ako, naririnig ko sarili ko eh. Kaya naiyana ako minsan sa mga karumbo. Nag-inown ako curious pag bago ako matulog. Sabi ko, baka hindi sila makatulog sa haro ko. Ano nga, sinasabihan nila ako. Kahit naman kasi tumagilid ako ng higa. Tapos pag tulog ka, hindi mo na alam ang kilos mo, ng katawan mo. Pwedeng nakatagilid ako bago matulog. Tapos, siyempre, habang tulog ako, hindi ko na alam kung pumaling pa ako. Ewan, ang hirap na magbawas. Kasi iniisip ko, kailangan malaking katawan ko kasi napapagod din sa work. Saka, feeling ko achievement to sa akin na lumaki ng ganito yung katawan ko. At
hindi na ako masyadong sakitin. Kasi noon sa lang ko, sakitin eh. Naging nilalagnar. May magsasabi sa akin ng payat, parang namamayat ka. Alam mo ba yung feeling ng payat? Pag nawala na yung tiyan ko, yun, payat na ako nun. Ay hindi, yung nagsabi sa akin ng namamayat ako eh, mas payat pa sa akin. Minsan yun din yung ayaw ko. Yung laging napupuna yung katawan ko. Filipino mentality. Lagi namuna ng iba. Ayaw buhay nila ang pakilaman. Hindi may iwasan yun dito na abod. Lalo na't mga Pinay ang kasamang. Ako kasi ayoko lang talaga yung negatibo sa buhay ko. Naiiwas ako na. Lungkot na nga ang buhay dito sa abroad. Palulungkotin mo pa. Dami-dami mo pa ang sinasabi sa kapwa mo. Dapat maging happy ka na lang. Kung wala naman ginagawa sa yung tao yun. Hindi may iwasan yung mga mapupon ng hindi may iwasan dito yung taong mapunahin lahat mapupuna sa'yo kahit di ka naman masyadong kalera naubos ko na grabe yun naubos na yung pagkain ngayon lang na-share ko sa inyo yung mga experience ko sa buhay. Abangan nyo yung next vlog ko. Mag-isip pa ako kung anong i-vlog ko sa sunod. Basta, sana i-like nyo itong video, mag-subscribe kayo, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga istorya ko. And sa update sa aking katabaan. Yun. So, thank you guys. So, that's it for today's vlog. Bye guys. Thank you for watching this video. Yun. So, see you on my next vlog. Bye guys.